Bukas pa inaasahan ang pinakamalakas na epekto ng bagyong Odette sa Hilagang Luzon. Pero ngayon pa lang, ramdam na ang malalakas na alon at ulan na dulot nito. May mga stranded naman dahil hindi makapalaot ang mga bangka. Narito po ang report. Alas 5 ng hapon itong Miyerkules, nakakita ng tila maitim na ulap sa gitna ng dagat ang mga residente ng San Esteban, Ilocos Sur. Maya-maya, namuo ang dalawang ipo-ipo. Tumagal daw ito ng humigit kumulang 45 minuto. Nawala rin ito at hindi naman nakapaminsala. Ang pinaghahandaan ngayon ng lalawigan, ang bagyong Odette na papalapit na sa Northern Luzon. Sa Lawag City, baka sa laki ng mga alon ang lakas ng bagyo. Kahapon pa nakataas ang signal number 1 doon. Sa ibang bahagi ng lungsod, perwisyo sa mga motorista ang pagkabutas ng bahagi ng isang tulay. Lumambot daw ang lupa sa ilalim ng tulay dahil sa malakas na ulan. Sa Batanes, kung saan pinakaramdam ang hagupit ng bagyo, suspendido na ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga opisina. Sa La Union, tinamaan ng kidlat ang isang pumalaot na bangka nitong Miyerkules. Direktang tinamaan ang isa sa mga sakay nitong mangingisda at nahulog sa dagat. Patay na siya ng matagpuan. Bago nakita ang bangkay niya, umasa pa ang kanyang inana, matatagpuan siya ng buhay. Gusto ko mahanap yung anak mo. Kawawa doon sa dagat mo. Ang barangay San Vicente sa Calasiao, Pangasinan, lumubog na sa baha bago pa tumama ang bagyong Odette. Mahigit isang linggo na ang baha roon dahil sa ulang dala ng habagat. Nagre-reklamo ang ilang residente dahil sa kakulangan daw ng relief goods. Sagot naman ng mga otoridad. Yung mga tao lang kung minsan, siyempre pag ganun na, ay, umaasa na rin sila na pupunta rito, pero inaano ko na sa barangay. The barangay captains, the barangay officials can take care of them. Pag may relief na, no, nanggagaling sa munisipyo, tapos sa barangay, yun, inaano namin, pinagkakasya namin kung dumarating na relief, na naubos na yung stock namin. Sa barangay? Inintenda na namin yung ano ng munisipyo, saka sa DSW. Sa Isabela, tumaas ang tubig sa ilang ilog dahil sa malakas na pag-ulan at pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Nakaantabay na ang mga otoridad para sa rescue operations. Hindi man inaasahan direktang tatama ang bagyo sa Bicol Region, dalawang araw ng stranded ang nasa 50 pasahero sa Bulanport sa Sorsogon. Ipinagbawal kasi ang pagbiyahe ng mga pampasaherong bangka dahil sa gale warning. Hindi rin nakapalaot ang mga mangingisda sa Tagbilaran City, Bohol. Wala mang storm signal, kinansila ng ilang kumpanya ang biyahe ng kanilang mga fast trap dahil sa lakas ng mga alon. Sa Osamis City naman, dalawang mangingisda ang sugatan matapos tamaan ng kidlat malapit sa Dalampasigan. Sa ngayon, ligtas na sila sa panganib.